Wala nagtitinda ng kwek-kwek dito sa amin, kaya gumawa na lang ako ng iba't ibang kulay ng kwek-kwek. Maaga akong nagising ngayon kasi mamamalengke ako. Unahin ko na muna palang bilhin yung itlog ng pugo. Tagal-tagal na din pala akong hindi nakakakain ng kwek-kwek. Huling kain ko yata ng kwek-kwek last 3 months pa. Wala na din kasi nagtitinda nito sa amin. Kaya ako na lang magluluto. Pero yung gagawin ko ay iba't ibang kulay ng mga kwek-kwek. Para kakaiba. Dito na pala ako bumili ng food color kay Lola. Nagtanong nga sa akin si Lola kung ano gagawin ko sa iba't ibang kulay ng food color. Sabi ko naman kay Lola, ewan ko Lola, pinapabili lang din ng mama ko. Kakagising ko lang pala dito mga guys. Kaya itong kwek-kwek, ito ang gagawin kong merienda. Dito ko na din pala sa tindahan kinuha yung mga ibang sangkap na lulutuin ko para sa kwek-kwek. Ilalaga ko muna pala itong mga itlog ng pugo. Tapos naglagay na din ako ng tubig. Di ko nga makita yung pantakip kaya ito na lang plato yung pantatakip ko. Habang hinihintay ko nga maluto yung itlog, nilaro ko muna itong lato-lato. Sikat ang laruan na to sa Malaysia. Medyo mahirap nga lang siya. Pero syempre, kailangan mo lang masana. Masakit nga lang siya kapag natatamaan yung kamay mo. Pagkatapos ko nga maglaro ng lato-lato, heto na yung itlog, luto na siya. Inisa-isa ko lang pala yung pagkuha ng mga itlog kasi hindi ko makita yung pangsala ng tubig. Kung hahanapin ko pa kasi yun, baka di tayo matapos sa pagluluto. Mukhang pinapahirapan pa nga ako ng itlog na to, oh. Ayaw pa nga magpahuli ng isang itlog na to, hard to get yata, kaya kinamay ko na lang. Pinalatan ko na din pala itong mga itlog ng pugo tapos bigla ko tinawag ni mama dito, sabi niya may naghahanap sa akin. Yung mga estudyante nagpa-picture sa akin. Galing pa daw sila sa school. Grabe, na-miss ko mag-aral. Ngayon din sana ako umuwi kung nag-aaral ako ngayon. Ay hindi, mamaya pa pala kasi tumambay pa ako sa bahay ng kaklase ko. Charot! Mabuti akong mag-aaral kaya diretso ako dito sa bahay pagkatapos ng school. Balikan natin yung pagbabalat ng itlog. Ayan, nakain ko na yung isa kasi nagutom ako. At kumain pa nga ng isa kasi nabitin. Pero last na yun, baka maubos pa tong itlog ng manok. Ay itlog ng manok, itlog ng dinosaur. Ay itlog ng dinosaur, ano bang itlog to? Itlog ng pugo. Naglagay na din pala ako ng hawina. Itlog, magic sawap, pamintang duwog-duwog. At syempre, yung last, yung baking powder. O, diba nawala yung silent R natin? Chawot! Ay, ang cute naman ng charot natin for today's video. Naglagay lang pala ako ng tubig tapos may nanonood pa sa akin dito. Siya si Bo. Bo, haluhaluin mo lang siya hanggang maging ganito yung batter. Ito na pala yung gagamitin nating food color. Bumili ako ng red, yellow, green, tsaka violet. Nati-hati ko pala yung batter sa mga mangkok kaya naging apat sila. Unahin na natin tong kulay green. Di lang siya halatang kulay green. Kailangan mo lang siyang i-mix para maging kulay green. Haluhaluin mo lang siya hanggang maging ganito yung kulay. Grabe, mukha na siyang panda. Tapos ito namang violet, mukha akong gumagawa ng ube. Ito namang color red, nagmukha siyang ice cream strawberry. Ito namang yellow, nagmukha siyang mango ice cream. Commercial break muna. Kakaldag muna ako bago ko lutuin yung kwek-kwek. Grabe, nagmukha silang mga ice cream. Nag-crave tuloy ako ng ice cream. Inuna ko na palang lutuin tong butter na kulay violet. Naglagay lang pala ako ng 7 na itlog para meron pang itlog yung ibang kulay. Hinalo-halo ko lang yung butter hanggang sa matakpan na yung itlog. Sinubukan ko muna palang iprito tong isa. Naging 2, 3, 4, naging brown. Nasunog. Sa totoo lang, ang hirap magluto habang nagbibideo. Kaya ulitin ko tong ube para ma-perfect. Ayun, okay na siya mga guys. Tapos na ang ube kwek-kwek. Chawot! Sinabay ko na yung mango kwek-kwek. Ay mali, yung yellow na kwek-kwek. Ito naman palang yellow na kwek-kwek. Parang hindi naman siya nalalayo dun sa normal na kulay na kwek-kwek. Na kulay orange. Tapos sinabay ko na din tong pandan na kwek-kwek. Chawot! Yung kulay green na kwek-kwek. Grabe, mukha silang kulay ng sisiw. Yung tinitinda ni kuya sa daan kapag fiesta. Kung kailangan mong hulaan yung number sa papel para makakuha ka ng sisiw. At heto na ang finished product. Ang iba't ibang klaseng kulay ng kwek-kwek. Gumawa lang din pala ako ng sausawang kong suka. Kaya tara, samahan niyo ako natikman tong ubi na kulay na kwek-kwek. Dito ko na pala sa loob tinuloy yung pagkain ng kwek-kwek. Medyo marami pala itong naluto ko. Kaya ikaw, pumunta ka na sa bahay namin. Bibigyan kita ng kwek-kwek. Dali na, masarap to. Dalian mo. Pa-cellphone, cellphone ka pa dyan. Huwag ka na manood, pumunta ka na dito. Isa, dalawa. Ay, dalian mo, tumatawa ka pa eh. Dalian mo, ubusin ko to. Dalian mo, tinira ko sa'yo yung ubi na kwek-kwek, yung nasunog kanina. Charot! Grabe, ang takaw kong kumain ng kwek-kwek. Sa mga nagtatanong pala kung anong lasa ng iba't ibang kulay ng kwek-kwek, para pareho lang yung lasa nila, magkakaiba lang talaga yung kulay. Kung ano lang yung lasa ng kwek-kwek, ganun lang siya. Pero mas masarap yung luto ko, syempre. Charot! O, dalian mo, pumunta ka na dito sa amin. Nakatabi na yung sunog na kwek-kwek para sa iyo yun. Uy, charot! Bye-bye, hanggang dito na lang mga guys. Thank you!